Magandang araw! Kumusta kayong lahat? Ako po si Ate Jen mula sa The Storytelling Project at ang ating kwentuhan ngayon ay handog sa atin ng Asia Society Philippines at The Storytelling Project. Handa na ba kayong malaman ng kwento? Ang pamagat ng ating kwento ay May Alaga Akong Bakulaw. Pero bago natin simulan ng kwento, ano ba ito? May alaga akong bakulaw. Ano ba ang bakulaw? Ano bang naiisip mo kapag sinabi nating bakulaw? At katulad ng nabanggit sa pamagat dito, ikaw rin ba ay may alagang bakulaw? O may naalaga ang bakulaw? Anong itsura ng iyong bakulaw na kaibigan o alaga? Tingnan natin kung magkaparehas kayo ng inyong karanasan o tingnan natin kung parehas yung inyong naiisip sa makikilala nating bakulaw sa kwento. Handa na kayo? Muli, ang kwento ay pinamagatang May Alaga Akong Bakulaw. Ito po ay kwento ni Becky Bravo at ito naman ay guhit ni Ara Villena. Ito po ay inilimbag ng Adarna House at itong kwentong mismong ito ay nanalo. Meron po siyang award. Ito po ang 2018 Grand Prize winner noong PBBY Salanga Prize at ng PBBY Alcala Prize. Napakagandang kwento. Handa na kayo? May alaga akong bakulaw. Nanay, pwede po bang humingi ng tinapay? Tanong sa akin ni Lilith isang araw habang naghahanda ako ng merienda. Aba, syempre! Anong gusto mong palaman? Keso? Ang sabi ko, tumango ang aking bunso kaya ipinaghanda ko siya ng pandesal na may isang hiwa ng keso. Pinuno niya ng gatas ang isang baso. Pagkatapos ay dinampot ang tinapay na nasa plato. At tanga ng gatas sa kabilang kamay ay nagtungo sa bakuran. Oh, saan mo dadalhin yan? Ang usisa ko. Po? Para po ito sa akin. Hindi po ito para sa akin. Sagot niyang nang may ngiti. Ha? Para kanino naman? Para po sa alaga kong bakulaw. Bakulaw naman ngayon? Talaga naman itong si Bunso. Linggo-linggo, may mahiwagang nilalang na natatagpuan sa bakuran. May diwatang nakatira sa puno ng saging, may konehong kulay rosas, at may lumilipad na kabayo. Ayong makikilala din. Nang balik mula sa pagbisita ang pinakabago niyang kaibigan, tinanong ko siya, at ano namang itsura ng alaga mong bakulaw? Hinagat ni Lilith ang isa niyang daliri at nag-isip. Mahaba po ang buhok niya. Marami din siyang buhok sa mukha. Dilaw ang kanyang ngipin at maitim ang ilalim ng mga mata. Malalim din po ang boses niya at mabagal siyang magsalita. Saka siya napangyuwi at bumulong. Mabait naman siya, pero mabaho ang hininga niya. May pangalan ba itong bakulaw? Ang tanong ko, lahat kasi ng kanyang mga kaibigan sa bakuran ay binibigyan niya ng pangalan. Robert daw po ang pangalan niya, sagot niya. Mahigit isang linggo ring ipinaghanda ko ng merienda ang bakulaw na si Robert. Sampurado, tinapay na may palaman, bagong lutong puto, sumang antipolo, ginataan, pansit bihon, minatamis na saba. Tuwing babalik sa akin ang plato ay lagi namang ubos ang laman. Saka naman uupo si Bunso sa mesa para magmerienda. Palagi akong napapangiti sa gana niyang kumain at tatango-tango kung pinakikinggan ang huling balita tungkol sa bakulaw. Kawawang Robert, malungkot daw siya.
Lagi raw nahuhuli ni Lilith na tulala at minsan ay naririnig niyang tahimik na lumuluha. Ano ang ginagawa mo para pasiyahin siya o sisa ka sa kanya? Kinakantahan ko po siya o kinukwentuhan ng masaya. Nagdadala ako ng paboritong libro tapos sabay naming minabasa. Bakit naman daw siya nalulungkot? Tanong ko muli. Kasi daw po wala na si Selena, sagot ni Bunso. Sino naman si Selena? Asawa niya! Aba, pati palang mga bakulaw, nag-aasawa. Isang araw, biglang nag-ibang ihip ng hangin. Ilang minuto pa lang ang lumipas nang magtungo si Lilith sa bakuran, ay bumalik na siyang nakasimangot at ibinagsak pa ang pintuan. Oh, anong nangyari? Naiinis po ako kay Robert, Nay. Ang tigas kasi ng ulo niya. At ba't ka naman naiinis? Ang hirap niya po kasing kasama. Nakakatakot na nga ang itsura niya. Lagi pang walang kasigla-sigla. Ang sabi ko, pwede naman niyang subukan maging masaya eh. Pero ayaw niya ata. Ayaw mangyari sa galit ni Lily. Sinabi mong lahat yan? Subok ba kulaw? Opo. Ang sabi ko, pagod na ako sa paglilibang sa kanya. Tapos, iniwan ko na siya. Sagot niya. Ito na kaya ang katapusan ng bakulaw na si Robert? Ano kaya ang bagong nilalang ang susulpot sa mundo ni Bunso? Meron kayang susunod na nilalang? Dumaan ang isang linggo ng walang balita. Mas nakapagtataka, wala rin binabanggit si Lilith na bagong kaibigang nakilala sa bakuran naming mahiwaga. Linggo ng umaga nang marinig kong tumunog ang timbre sa labas. Sino po sila? Tawag ko kasabay ng pagbukas ng pinto. Nakatayo ron ang isang lalaki. Gwapo siya sana kung hindi lang sa medyo namumugto niyang mga mata. Hawak niya ang isang kahon. Ngumiti siya ng bahagya. May halong pag-aalangan at hiya. Magandang umaga po, sabi niya. Nandyan po ba si Lilith? Pansamantala akong natigilan. At saan naman kaya niya nakilala ang anak ko kung lumabas man ng bahay ay hanggang bakuran lang? Ako po si Robert Medina. Sa katibing bahay po pala ako nakatira. Pero ngayon lang ako magpapakilala. Robert? Ulit ko. Robert? Iisa lang ang kilala ni Bunso na Robert. Pero... Napatawa ang bisita. Bakulaw po ba? Sabi niya. Wala akong nagawa kung hindi. Mapanganga. Totoong tao pala si Robert? At hindi lang siya basta-basta bakulaw? Ito siya. Totoong tao palang bakulaw na si Robert. At totoo rin ang mga ikinuwento ni Bunso. Kabibiyudo lang ni Robert sa bigla ang pagpanaw ng asawa. Nagkulong siya sa bahay at nagpabaya. Hindi na siya naliligo, hindi na nagpapagupit, hindi na nagsisipilyo at hindi na nag-aahit. Kaya nang dumungaw isang araw sa mababang bakod ang isang batang maliit, tinanong siya nito ng nakangiti. Bakulaw ka ba? Hindi na niya naisip itama ang bata. Inabangan niya ang pagbisita ni Bunso tuwing merienda. Kinain ang pagkain inalok sa kanya, nakinig sa masasayang kwento na pansamantalang nagpatahimik sa lumbay na kanyang nadarama.
hanggang sa nainip si Lilith sa kaalo sa kanya at naisip niyang panahon na upang iahon ang sarili sa kalungkutan. May humigit sa laylayan ng aking bulsa. Ayun si Bunso na nakatitig sa bisita. Kiniling niya ang kanyang ulo sa kanan, pagkatapos ay kiniling sa kaliwa. Bigla niyang itunuro ang isang daliri at nanlaki ang dalawang mata. Diba? Si Robert ka? Tuwang-tuwa si Robert na agad siyang nakilala. Oo, ako nga. Hindi na ako nakakatakot tingnan ha? Naligo na ako, nagpagupit pa, nagsipilyo na ako at nag-akit. At ako naman ngayon ang may dalang pagkain para sa'yo. Ito oh! Iniabot niya ang kahong dala. Agad namang binuksan ito ni Bunso. Isang dosenang ensaymada. At iyan ang kwento ng isang kaibigang natagpuan ni Bunso sa aming bakuran. Doon pa rin sila nagkukwentuhan kung minsan, ngunit ngayon ay hindi na Robert ang tawag ni Bunso sa kanya, kundi Tito Robert na. At dyan, nagtatapos ang kwentong May Alaga Akong Bakulaw, kwento ni Becky Bravo at guhit ni Ara Villena. Ayan. Ito po ang ating kwento para sa buwan na ito dahil itong buwan na ito ay buwan ng wika. Maligayang body para sa ating lahat. O maligayang buwan ng wika ang nais kong sabihin. Kisarap gamitin ang ating wika, no? Salamat sa ating wika sa wikang Pilipino at nakakapag-usap tayo ng ganito. Nagkakaintindihan tayo, nakakapagkwentuhan tayo, nakakapaglaro at marami pang iba. Isipin ninyo, kung wala tayong wika, paano kaya tayong magkakaintindihan, no? Kung kunwari yung isang tao ang gagamit siya ng ibang wika na sabihin natin English, yung iba gagamit ng Chinese, yung iba gagamit ng Japanese, yung iba gagamit pa ng iba pang wika, tapos paano kaya tayo magkakaintindihan? Lalo na ngayong pandemya, no? Kung hindi na nga natin masyado nakikita yung isa't isa, hindi na natin masyadong nakikita yung mga kaibigan natin ng harapan. Tapos kung wala pa tayong wika, sariling wika na maaaring gamitin upang makapag-usap at magkaintindihan at magkwentuhan, paano na nga ba? Mag-aaway-aaway na lang ba tayo? Or kanya-kanya na lang ba tayo? Hindi na ba tayo magpapansinan? Sana, pagkatapos ng kwentong ito, maging para din tayong si Lilith. Sana ay maging mabuting kaibigan tayo para sa mga mahal natin at sa mga iba pang mga tao na nasa paligid natin. Kahit gaano pa kayo kaliit, sigurado ako ay meron tayong kakayahan na maging isang mabuting kaibigan. At tulad ni Lilith, sa ating kwento, tandaan lang natin ang mga sumusunod na una, maging handang makinig. Makinig ka lang, kumustahin mo lang din. Ikalawa ay kumustahin. Kumustahin ang iyong kaibigan ng regular. So, kumustahin mo lang. Kumusta ka ngayong araw? Ano nang ginagawa mo? Ano bang nararamdaman mo ngayong araw? Masaya ka ba? Or meron ka bang gustong gawin? Meron ba tayong pwedeng gawin ng magkasama kahit magkalayo lang? So, kumustahin lang natin yung ating mga kaibigan at makinig lang tayo sa kanilang kwento. Sigurado ako marami rin silang gustong sabihin o maaaring meron din silang nais ibahagi sa iyo. So, makinig lamang po at sikapin natin na kumustahin sila ng regular. Ikatlo, unawain natin yung nararamdaman nila. Kaya kapag sinabi nilang meron silang dinaramdam o masama yung pakiramdam o may medyo malungkot sila sa araw na iyon, unawain natin yon. Hindi naman ibig sabihin na magagalit tayo sa kanila. O bakit malungkot ka ngayon? Diba? Katulad ng ginawa ni Lily, sinaga niya, maging nandyan ka lang para dun sa iyong kaibigan at unawain mo. Baka naman po meron siyang
nararamdamang iba o may nangyari, kaya siya nalulungkot. So, pakinggan natin yon. Bakit nga ba nangyayari or bakit nga bang ganun ang nararamdaman niya? At ganun din kapag masaya siya. Bakit ka masaya ngayon? Ano bang nangyayari? Kumusta ka po? So, unawain natin yung kanyang nararamdaman. Ika-apat, maaaring magbigay ng ilang practical na tulong. So, kapag sinabi po niya kung ano yung nararamdaman niya, baka meron ka pong pwedeng maisip na payo. Kahit yung simpleng pagbibigay nga lang ng pagkain, masabihan mo lang siya na kumain ka muna o baka kailangan mo munang matulog para mas bumuti ang iyong pakiramdam. O magbigay ka ng mga ibang payo na maiisip mo. At kalima, at ang panghuli, huwag magsasawa na maging kaibigan. Napaka-importante ng kaibigan, lalo na sa panahon ngayon. At huwag po tayong magsasawa maging kaibigan. Parang ginawa ni Lilith sa kanyang kaibigang makulaw na hindi naman niya kilala ng sobra noong umpisa, pero sinaga niya at kinilala niya at naging kaibigan niya rin sa huli. Sana tayo ay magtulungan ngayong panahon at gamitin natin ang ating wika para mas magkaintindihan, mas maging konektado sa mga tao at magkaisa. Yun lamang po. Maraming salamat po muli sa Adarna House sa pagpapahiram po, sa pagpayag, sa pagkwento ng kwentong ito. Maraming salamat po din sa Asia Society Philippines para sa ating kwentuhan. At saan po nagtatapos ang ating kwentuhan? Paalam at salamat! Mag-iingat po kayong lahat.